Hi, good morning po. Welcome to our Sunday service live streaming. And for this morning, we'll talk about the Lord is my shepherd. Ang Panginoon, ang ating pastol. Alam niyo, sa Psalm 23, ito na atang one of the best known passages in the Bible. Pinakasikat. Isa sa pinakasikat. But how many of us pa talaga really take these verses to heart? Sinasa puso ba talaga natin to? Here, the psalmist, si Haring David, gives us an in-depth picture of what true intimacy with God looks like. Naalala ko po kapag gumagamit ng emblem or ng icon ang isang organisasyon, ang isang school, ang isang city, ang isang state, or even ang isang country, kadalasan ang ginagamit nila agila, di ba? Ateneo Blue Eagles. Yun lang, di pa ako nakakita ng eagle na blue, no? Pero ang Amerika, no, ang gamit-gamit nilang seal ay agila. Kumbaga, parang it depicts strength, soaring high. Ganun din yung Egypt, no? Ang emblem din nila ay eagle. Pero naman, ibang gumagamit lion. Parang it depicts about strength, leadership, kingship. Kagaya ng England, no, yung monarkiya ng England, may yung kanilang emblem nila na three lions, no, na makikita mo doon sa gate ng palace. Pero ganun din ang Singapore, actually, no. Actually, literally, ang ibig sabihin ng Singapura or Singapore ay City of Lions. So, mapansin nyo, may iconic sa Singapore yung lion na bumubuga ng tubig. So, madami nagpapapicture doon. Eh, how about yung kalabaw? Ang kalabaw naman, it depicts strength, sipag, pagpupursige, being consistent, tahimik, pero alam mo yun, malakas. Kaya yan ang gamit-gamit natin noon na parang nag-represent sa atin, tayo mga Pilipino. Pero eventually, natagpuan nga na nasa atin ng second largest eagle, pinalitan na ang ating parang national icon or emblem ay dati kalabaw, ngayon Philippine Eagle na. Pero nakakita na ba kayo ng isang bansa, organisasyon, or kahit anong grupo na gumamit o nag-gumamit ng icon or emblem ng isang tupa? Parang wala eh. O kung meron man, parang siguro kakaunti. Ano? Bakit? Kasi hindi kagaya ng leon or ng agila or ng kalabaw o ano pa ang malalakas. Kagaya dito sa California, ang ginagamit nila bear, no? Kasi madaming bear dito. So, kumbaga, parang malakas, matapang. Kabaliktaran ng tupa eh. Alamin natin bakit. Kasi ang tupa, ang sheep, are neither smart nor strong. Hindi sila ganun katalino. Hindi rin sila ganun katapang. No, kadalasan nasa ano sila, linya sila ng prey, hindi predator. Now, for them to survive, they need a shepherd. No, kailangan laging merong nagli-lead sa kanila. Actually, in scriptures, it reveals many metaphors that depict our relationship with God. Kagaya halimbawa ng father and son, siya yung tatay natin, tayo yung children niya. Diba? It's a very nice metaphor. How about your husband and wife? Sabi ng Bible, si Kristo daw ang ating asawa, ang husband, at ang church naman ang wife. Andiyan din yung potter and clay. Diba? Mold me and knead me. Siya yung ating potter, tayo yung clay. How about the vine and the branches? Ang sabi apart from the vine, nako, mamamatay tayo. Diba? Kapag tinanggal mo yung branch doon sa vine, mamamatay. Wala ng buhay. Alam mo, these are all great metaphors eh. But none is more endearing and poignant as that of a shepherd and a sheep. Ito na ata isa sa pinakasikat na metaphor na kumbaga na nagpapakilala kung ano yung klaseng relasyon meron tayo ng Panginoon. The shepherd and the sheep. Basahin natin, ano ba yung sinulat ni David doon sa Psalm 23, sa 23rd salmo ni David.
basahin natin sa, pakinggan natin sa, ano natin, sa ating sariling wika, sa ating native tongue. Tingnan natin kung anong sinasabi. Verse 1, ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng dilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng makaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. At lalim ano, ewan ko kung naintindihan niyo. Tingnan natin, mas familiar tayo sa Ingles. Kumbaga, ito yung madalas nating mas madinig. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sarap naman basahin, ano? Alam niyo, ito yung isa sa mga timeless na at pinakasikat na Bible verse, no, na madalas nating basahin. Lalong-lalo na kapag nalulungkot tayo, pwede rin kapag masaya tayo, pwede rin sa panahon ng kapanganakan, pwede rin sa panahon ng kamatayan, iba nga nilalagay pa yan sa epitaph nila. No, ang daming gamit kasi applicable siya. It depicts yung relationship natin sa Panginoon at tayo ng pagiging tupa. Kaya naman, himay-himay natin, no, yung six verses na yan. Ano ba yung gustong ipahiwatig ng salmistang si David? Ano yung nilalaman ng puso niya? Ano yung gusto niyang iparating sa Panginoon nung sinulat niya to? Hindi lang sa Panginoon, sa ating lahat habang binabasa natin. Ano yung pwede natin matutunan? Let's start sa verse 1. Sabi dito, the Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol. Ano pang pangailangan ang kailangan ko? I have all that I need. Andiyan na siya. Alam niyo, if God is your shepherd, you will have all your needs met. That's for sure. Since He knows everything that you need, you will not lack any good thing. Siya po ang Alpha and Omega. Alam niya po ang simula at katapusan. So, siya yung shepherd mo, siya yung sandala mo, siya yung pastol mo. Wala ka na kakailanganin kasi alam niya na, ipoprovide niya na. No? Sabi sa Psalm 34:10, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Kanina binanggit natin bakit ginamit ng England, bakit ginamit ng Singapore, bakit ginamit ng San Beda yung lion, no? Kasi it depicts strength, it depicts leadership, it depicts kingship. So paano isang hari manghihina
paano ang isang hari na matapang na magugutom eh sa food chain eh nasa ibabaw yan. Pero sabi dito ng salmista, magugutom na yung mga leon. Magugutom na lahat ng hari. Magugutom lahat ng mayaman. No? Manghihina na silang lahat. Pero ikaw, now continues to seek the Lord, will lack no good thing. You don't have to be rich. You don't have to be famous. You don't have to be the strongest person on earth. All you have to do is as long as you seek the Lord, sabi ng psalmist, you will lack no good thing. Wow! Sarap, no? Sarap ng assurance. Grabe. Diba? Manghihina na silang lahat. Magugutom na silang lahat. Ako, hindi. Bakit? Kasi I seek God. I continue to seek His face. Sabi sa Psalm 84:11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Siya yung araw mo, siya yung provider mo. Siya yung shield mo, siya yung magtatago sa iyo sa oras ng kapahamakan. Siya yung magko-cover sa iyo sa oras ng pandemic o whatever nangyayari. At sabi dito, ibibigay niya lahat ng pabor niya at honor. Okay? When you seek God, when you continue to seek God, yung honor will follow. Kahit na dati kang kilala na hindi honorable. Kagaya ko, kagaya ng maraming tao na nagfa-follow sa Panginoon, hindi naman mga honorable. Pero dumating pa sa point na nung nag-follow ka sa Panginoon, imagine mo dati kang loko, dati kang siraulo. Minsan makareceive ka ng sulat. Reverend, I mean, yung honor nagfa-follow. No good thing does He withhold. Walang magandang bagay na hindi niya ibibigay o haharangin niya. Lahat yun i-release niya sa'yo. For those, kanino, whose walk is blameless. Ngayon, paano ka ba magiging blameless? You cannot be blameless sa pamamagitan lang ng ano yun, pagiging mabait or whatever. Alam naman natin na magiging blameless lang tayo kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas kasi siya yung blameless. So nakikisukop tayo doon sa pagiging blameless niya. Next verse, ang sabi dito, He makes me lie down in green pastures. Wow, sarap naman ang pagkakahigaan nito. Isa na ata sa pinakapraning na hayop ay ang mga tupa. Hindi basta-basta mapapalay down niya mga yan. Kasi takot sila sa predator. Kasi sa food chain, nasa ilalim sila. Sila yung prey. Kung pahiga-higa ka, eh sigurado, makakain ka ng predator. Kaya hindi nila ginagawa yan. Pero sabi dito, He makes me lie down in green pastures. So yung sitwasyon, yung kakayahan mo, hindi. He makes you lie down. Siya yung nagbibigay sa inyo ng pabor para makapagpahinga, para magkaroon ng kapanatagan sa loob. He makes me lie down in green pastures. Hindi lang yan. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Isa na sa pinakamahal siguro po na bilihin sa mundo or maaaring hindi nababayaran ng pera ang bumili ng kapayapaan. Kahit yung pinakamayaman tao sa mundo, hirap sila makabili ng kapayapaan. Alam naman natin, sheep won't lie down when they are hungry, right? When they are anxious, hindi yan papahiga-higa kung gutom. Bakit nagpapahiga-higa? Eh kasi nga busog, may nag-provide. Hindi yan magpapahiga-higa, no, kapag anxious, kung natataranta, nalililito, nako-confuse, kasi nga baka mapatay siya ng predator, hindi. Eh bakit nagpapahiga-higa? Eh kasi nga merong bantay, merong pastol
na hindi yan magpapahiga-higa kung takot. Eh bakit nawawala ang takot? Kasi nga, merong Diyos, may pastol, merong nag-aalaga, kagaya natin. In the same way, sheep won't drink from running water for fear of drowning. Isa nga sa pinakaparaming na hayop itong mga tupa, na even sa pag-inom, no, ang ginagawa ng mga shepherd, nagki-create sila ng man-made na parang naghuhukay sila ng lupa kung saan nilalagyan nila ng tubig para yung water, still water, no, kasi doon lang makakainom yung mga kanilang tupa. Kasi pag dinala nila sa running water, gagaya ng river, hindi iinom yan. Alam niyo kung bakit? Kasi natatakot sila, baka malunod sila. Ganun sila kaparaning, ganun sila katakot sa tubig. So, bakit nila nagagawa ito? Kakahilata sila ng busog, nakakahilata sila ng hindi anxious, hindi takot, nakakainom ng tubig, kasi may nagpo-provide. He makes me lie down in green pastures. Sa buhay natin, mga kapatid, araw-araw, yung paggising natin, pinuprovide ng Panginoon sa umaga. Nagigising ka dahil sa Panginoon. Araw-araw yung kinakain mo dahil sa Panginoon. Lahat yan, pinuprovide ng Panginoon. Araw-araw yung iniinom mo galing sa Panginoon. Dahil may nagpuprovide. Ay matalino naman ako, masipag naman ako, magaling naman ako. Unless may go signal, approval ng Panginoon, sinabi niya, go. You can have it. Saka pa lang you can have it. Kasi siya ang may hawak, no, ng buong mundo. Siya ang may kapangyarihan sa buong mundo. Kaya lahat, lahat galing sa Kanya. Kaya matuto tayo magpasalamat. Diba? Kagaya nito mga tupa nito, nakakahiga, nakakatulog, nakakainom dahil may nagpo-provide. I mean, a good shepherd leads his sheep into green pastures, literally makes them lie down and makes a way to let them drink from still waters. Our shepherd knows how to meet our needs, whether physically, emotionally man yan, or spiritually. You need to thank Him and trust that where you are right now is your green pasture where your soul can be restored. Yep, kung nasaan ka man ngayon, maaaring yan yung green pasture mo. Spiritually, physically, or emotionally. Next, sabi dito ni David, He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Our behavior actually affects God's reputation. Yep. The problem is, like sheep, parang mga tupa, we are prone to go astray then from God's will. Kaya naman, since God is more concerned in our character than our comfort, He gives us His word as our guide on how to live life that is pleasing to Him and disciplines us as when we wander away from it. Anong ibig pong sabihin? Alam niyo, ang Panginoon, mas pinaprioritize na mabuo yung character natin as Christians kesa dun sa comfort natin. Kung kinakailangan magulo yung comfort zone natin, magugulo yon kasi ang priority niya, tumibay yung character natin. Kaya naman, binigay niya yung salita ng Diyos, yung Biblia. No, kailangan natin basahin kasi ito yung guide natin, how to live our life, our daily lives. Ito yung mapa natin, ito yung ating GPS. No? Bakit? Kasi ang goal natin, maging pleasing tayo sa harapan ng Panginoon. Itong Word of God, itong Biblia, ang magdi-discipline din sa atin. Lalong-lalo na kapag, you know, prone to wander tayo. Kaya nga, importante po na lagi natin pabasahin ang Biblia. Na lagi tayo nga attend ng church pag Sunday, makikinig sa podcast, makikinig sa videocast, or mag-attend ng Bible studies, or tuwing kailangan mapag-uusapan ng Diyos, nasamantalay natin
para po tumanim sa puso natin yung salita niya. Sabi po sa Psalm 119:105, "Your word is a lamp for my feet, a light on my path." No, para po siyang ilaw habang naglalakad ka. Yung ganyan po yung salita ng Diyos. Naglalakad kasi din para siyang ilaw, para mo siyang flashlight. No, ilaw mo sa iyong daanan. Kaya importante, importante po na magbasa ng Biblia. Sabi sa Hebrews 12:6, "Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son." Eh kaya po, minsan, kayo mga kabataan, mga anak, huwag kayo magtatampo sa mga magulang nyo kapag dinidisiplina kayo. Ganun din yung mga boss, huwag tayo magtatampo sa kanila, yung mga supervisor, pag inaayos tayo. Ganun din yung mga pastor, huwag tayo magtampo sa kanila kapag tayo dinidisiplina nila. Kasi mahal nila tayo. Magulat kayo kapag wala silang pakialam sa atin. Ibig sabihin, walang pakialam, hindi tayo mahal. No? Ganun din ang Panginoon. No? Kumbaga pinapalo niya lahat, no, ng mga nag-accept sa kanya. Kasi ganyan eh. Pag may relasyon tayo, binibigyan mo ako ng karapatan na ituwid ka. Kasi mahal kita eh. Gusto kong mapaganda yung buhay mo. So ganun yung Panginoon. Kaya napaka-gentleman niya eh. Kumbaga meron kang option kung i-accept mo siya o hindi. No? Kapag in-accept mo siya, so you're entering a relationship. Once you enter this relationship, binibigyan mo siya ng karapatan na isaayos ka kasi king mo siya eh. Kasi lord mo siya eh. He will rule over your life. No? Ipapastuling ka niya. At saka, kung kinakailangan na disiplinahin ka, didisiplinahin ka. Next, ang sabi dito, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me." Nakandaan na ba kayo sa valley of the shadow of death? Tunog pa lang, nakakatakot na eh. Alam niyo, literal na dinadaanan ito ng mga pastol. Kasama nila yung mga tupa nila. Madilim, nakakatakot, ilang na lugar. Sa buhay natin, madaming valley of the shadow of death. Ano ibig sabihin? Mga pagsubok, mga suffering. Minsan, kagagawan natin. That's why we suffer. Minsan, kagagawan ng ibang tao. Wala tayong kasalanan. Minsan, kagagawan ng circumstances or kagagawan ng mother nature, bumagyo, lumindol, or bawa, nagkasunog man, or whatever. Madaming valley of the shadow of death. Minsan, masakit, masira yung relasyon. Minsan, nag-bankrupt. Wala ka ng pera, or maari-arian, or namatayan ka, or madami, nagkasakit, or madaming valley of the shadow of death sa buhay natin. Pero maganda, sabi niya, "I fear no evil." Wala akong kakatakutan. Bakit? Kasi you are with me. Kasi yung rod mo and yung staff mo, assurance ko yan, they will comfort me. Alamin natin ano ibig sabihin ito. Alam niyo, sometimes, in order to find green pastures, ito mga pastol na to, ito mga shepherd na to, they lead their sheep through the dark valleys. No, kasi siyempre, pag pinapakain mo, ginigraze mo yung mga sheep mo, mauubos din yung damo o yung pagkain nila. So dadalhin mo sila, ta-transfer mo sila sa isang lugar. Minsan, along the way, sa pag-transfer mo sa kanila, may dadaanan kang valley of the shadow of death. Ang mga dark valleys na hindi mo alam na pwedeng merong magnanakaw doon, na patayin ka or patayin yung mga tupa mo. Pwede rin naman merong mga mountain lions or mga predators na patayin yung sheep mo, whatever. No? Sheep are not afraid of danger so long as their shepherd is with them. Sabi natin, isa na sa pinakaduwag na hayop ng mga sheep. Pero, wala silang kinakatakutan pag nandyan yung shepherd. Kasi alam nila, may magtatanggol sa kanila. No? Laging ang shepherd, may mga dalang ano yan eh, rod and staff. Ano ba yung difference ng rod and staff? Yung sa parting, yung merong hook po,
ang tawag doon, staff. Yung kumbaga yung diretso lang, ang tawag doon, prod. So, anong difference silang dalawa? Alam niyo po, noong ako ay na-hire na bilang isang youth counselor sa Woodland Hills, California. Ito po ay parang boys home or boys town, kumbaga sa Pilipinas, no? Ang mga kliyente dito ay mga 18 years, 17 years old and below. So, mga kabataang lalaki na kumbaga na pariwara ng landas, ano. At ang trabaho ko ay counselor. Ngayon, sa orientation namin, naalala ko noon, after na orientation, binigyan kami ng rod, no? Parang yung nasa picture na yan. And sabi ko, para saan tong rod na to? So, inisyuhan talaga kami ng rod na may pangalan pa namin. So, sabi ko, ano kayang, anong gamit nitong rod na to? Ano ito, ipapalo ba namin dito sa mga batang ito? Hindi naman siguro, ano? Yung pala, kasi sabi nung nag-orient, as you transfer from one catechist to another, as you conduct your counseling, you'll be going outside the premises. Since Woodland Hills yon, balwarte yun ng mga coyote. So, alam mo yung pagka malalakas ang loob ng mga coyotes, pagka pack sila, marami sila. So, gagawin mo, you will make use of your rod, you will raise it, appear na parang you're larger than them, and then iwawas-iwas mo yung rod para lumayo yung coyote. Sabi ko, kakaibang trabaho to. Kala ko lang, magkakandak lang ako ng counseling. Yung pala, makikipaglaban pa pala ako sa mga coyote. Pero, I mean, yun yung pangdepensa mo. Yun yung gagamitin mo para papalayo yung pwedeng manakit sa'yo or manakit doon sa mga bata. Alam mo, the shepherd's rod is used to protect them from their enemies. Yun nga, kapag may lumalapit na predators, ginagamit ng mga shepherd yan wasiwas or pang bugaw. Ano po? Yung staff naman, it is used to bring them back. Kaya merong hook yan sa dulo kasi pinambabatak yan. No? Kinakalawit yung leeg ng mga tupa tuwing nahihiwalay sila ng landas. Ibinabalik sila dun sa linya. Binabalik sila dun sa flock. So, yan yung gamit niyan. So, kasi may tendency nga kasi itong mga tupa to go astray. So, yun yung kanilang pinababata. So, ngayon, ito ang maganda na nakakatuwang malaman. If straying pala has already become a habit, kung makulit, no? Kung kuletsing talaga ang isang tupa at naging habit niya na pabalik-balik siya, lagi nawawala o lagi nagbiligaw o sinasadya niya na, the shepherd would need to break the sheep's leg. Napaka, ano naman, parang heartless naman tong shepherd. Pero hindi, kasi binanggit natin kanina na yung goal ng Panginoon is to form our character, no, above sa comfort. Gusto niya kanya bigyan ng comfort, shepherd nga siya. Diba? In comfort yun, nakapag-lie down ka, busog, di ka anxious, di ka takot, nakainom ka sa still waters, lahat yung comfort yun para sa isang sheep. Pero, iisang tabi niya yun, pagbibigyan niya ng pagpapahalaga yung character over comfort. Kasi gusto niya mabuo yung character mo. Kaya nga, if straying has already become habit, the shepherd would need to break the sheep's leg. Ano ibig sabihin? Kanina binanggit natin, because the Lord disciplines the one He loves. Oh, mahal niya. Kailangan niyang baliin yung leg. Alam niyo, He will hold the sheep. Patas yung baliin yung leg, no? He will hold the sheep close to His heart until the wound heals. Yun naman yung pambawi, eh. Diba, binali yung leg niya, parang di ang kulit ka, kung saan sa pumupunta. So, babaliin ko yung leg mo para hindi ka makakaalis sa akin. Tapos, I will hold you, no, sa aking puso hanggang sa gumaling ang iyong sugat, ang iyong balik. By then, the sheep has already learned its lesson. Nakita niya na, oh, kaya pala akong binalian ng paa ng Panginoon kasi meron ako kailangan matutunan.
So he must stay close to the shepherd for his good. Marami pong pagkakataon sa buhay ko na mas naramdaman ko ang Panginoon, mas na-appreciate ko ang Panginoon nung mga pagkakataon na madami akong desisyon na mali, madami akong desisyon na sablay, and kumbaga nag-wander ako, nandun ako sa flock, aalis pa ako. So ang ginawa ng Panginoon, binalian niya ako ng leg, tapos niyakap niya ako. Hanggang sa gumaling yung aking bali, at na-realize ko kung ano yung important lesson na dapat ko maintindihan sa mga maling pinagagawa ko. At kailangan ko mag-stay close sa Kanya. No? Kailangan lagi ako nasa presensya Niya para hindi na ako bumalik sa dati kong kakulitan. Ganun din po. Ganun din yung sheep at saka shepherd na relasyon. Next, sabi dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows. Ano pong ibig sabihin? You prepare a table. No, nag-prepare ka ng table. Ibig sabihin, pag may table, may pagkain. Ibig sabihin, pag may table, may feasting. Ibig sabihin, pag may table, uupo kayo. Ibig sabihin, pag may table, relax mood. Pero, nag-prepare ka ng table, pwede akong kumain, pwede akong mag-relax in the presence of my enemies. How can that be? Kapag ka po may enemy, kahit sa ang war, wala mo nang kain-kain. Wala mo nang relax-relax. Kasi baka tamaan ka. Kasi baka masaktan ka. Baka mapatay ka. Pero dito, since nandyan siya, tatanghod lang po ang enemy sa'yo. Kung si Satanas man yan, kung yung mga taong galit sa'yo, kung yung mga circumstances, kay pandemic man yan, titingnan ka lang nila. At ang Panginoon, mag-prepare ng table sa harapan ng mga yan. At hindi ka nila magagalaw. Sabi dito, you have anointed my head with oil. Kung titingnan niyo po yung picture, nilalagyan ng langis yung ulo ng tupa. Alam niyo po kung bakit? Kasi madami po kasi parasites kasi nga hindi sila capable na alagaan yung sarili nila. So itong oil na to ipinapahid sa kanila para hindi sila dapuan ng mga kung anumang parasite, langaw-langaw or mga uod-uod or whatever, protection nila, no? Para hindi sila magkasakit or magkaroon ng parasites. Pero dito sinasabi, you anointed my head with oil. Naalala ko tuloy si Aaron. Inanoint din siya eh, sa ulo hanggang paa, no? No? Bakit? Bakit inanoint ni Samuel si David ng oil? Kasi ibig sabihin nito, it depicts na parang you are being separated, you're being anointed, you're being favored ka na, honored ka na. Nakaset kang may gawin ng napakaganda for the glory of God. Kaya ka anointed. Tapos sabi niya, may kasunod, my cup overflows. Wow. Dito sa Amerika, kapag kakain ka ng restaurant, yung soda or any drinks, pwede ka magpabalik-balik, no? At magdodraw ka ng soft drinks ng pwedeng overflowing. Kumbaga, drink all you can. Dito, hindi ka mauubusan. Sobrang daming provision. So, sa harapan ng enemies mo, pwede kang mag-relax, pwede kang kumain. Anointed ang oil ka, anointed ka with oil in head mo. Kumbaga, you're the one. Kumbaga, nasa iyo yung ano ng Panginoon, favor. Plus, hindi ka maubusan. Mag-overflow na yung cups mo. Ibig sabihin,
Alam niyo, sheep can relax even when danger is imminent. Given that the shepherd is near. Like them, tayo rin, our security is not so much actually in the absence of danger, but in the presence of our shepherd. Ang ganda! Our security is not so much in the absence of danger, but in the presence of our shepherd. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, pag naging Christian ako, wala nang danger, wala nang panganib, wala nang problema, wala nang struggles, wala nang challenges, wala na, masaya. Araw-araw, masaya na. Hindi po totoo yan. You're the same person, still vulnerable, pwede ka mamatay, masakasahan, karoon ng COVID-19. You're still the same person, but, yung security mo, kahit na, nandun ka sa midst ng danger, hindi din magbabase. Okay? Hindi din magbabase yung resulta. Our security is not so much in the absence of danger, meron pa rin danger, but yung security mo will be based sa presence ng Panginoon sa puso mo. It doesn't only protect us from harm, but it also sets us apart for blessing. Hindi ka lang niya puprotektahan eh. May blessing pa. Ito yung tinatawag na blessing. Yung verse 6. Kit naman ng bata na to. Picture ko po yan ng baby pa ako. Surely, goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Forever. Wow. Ano ibig sabihin? Surely, goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Sarap lang po ulit-ulitin eh. And I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo po, God's loving faithfulness will not just follow us, but will pursue and will not only pursue us, but will overtake us. His heart is set to bless us. Ganyan po ka-faithful ng Panginoon. Malaki po difference ng fina-follow ka lang, okay, at pinipurso ka. Ibig sabihin, ba, someone is following you. Fina-follow ka lang, sumusunod lang sa'yo. Bawa, o sige, sunod ka sa akin ha, punta tayo sa destination B from destination A. Pero yung pursue is parang pulisya na hindi ka niya tatantanan. Okay? Kung hinahabol ka niya. Ganun po. Hindi ka lang niya pina-follow, pinupursue ka niya. Hindi ka niya tatantanan. Hindi lang yun. Hindi ka lang niya tatantanan. Hindi ka lang niya ifa-follow. I-overtake ka pa. Anong ibig sabihin ng i-overtake? Okay? Your blessings will overtake you. Kasi ang goal niya, ang puso niya palagi, is to bless us. Yun yung kanya lagi iniisip, paano ko ba i-bless ang anak ko ito? Paano ko ba siya i-bless? Paano ko ba siya i-bless? Yun po ang laging nasa isip ng ating Ama sa Langit. Alam niyo, the New Testament tells us that Jesus is the Good Shepherd. Ang tanong, is He a shepherd? Ako po, siya ang shepherd ko. Ikaw po, shepherd mo ba si Jesus? The Bible tells us that there are tests, no, by which we can determine this. May tinatawag na the ear test and the foot test. Ano yung ear test? Okay. Do you hear His voice? Naririnig mo ba yung boses niya? Ano yung foot test? No, more importantly, after hearing His voice, do you follow His leading? Naalala ko po, nung bata kami, kapag dumarating yung tatay namin, hindi kumakatok ng pinto yun. Yagabag pa lang ng paa, kumanan pa lang, alam na namin, nandyan na. So, tatayo na kami, sa kami nakaupo, nanonood man kami ng TV o kumakain, bubuksan na yung pinto kasi nandyan na yung tatay namin. Kasi, naririnig namin, alam namin,
tatay namin yun. Pero dito, naririnig ba natin yung boses ni Kristo? Sa mga pangaral, sa naririnig natin preachings, sa mga Bible studies, sa pagbabasa natin, naririnig ba natin siya? Naiintindihan ba natin yung gaano niya tayo kamahal? Kung gaano siya kabait? Kung gaano siya ka-good shepherd sa buhay natin? Pagkatapos natin maintindihan, do we follow His leading? Ano 2,000 years ago, the good shepherd laid down his life for us. And this is what makes a personal relationship with him possible. Last week, Easter Sunday po, 2,000 years ago, binigay niya yung buhay niya. Kasi good shepherd siya. Kaya po nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon natin. Alam niyo, whatever failures in the past, maybe, kaano man kadumi, kagulo, kahirap yung buhay natin, Jesus wants to shepherd each one of us. And He assures us that when we enter His fold, no one will be able to snatch us away from His hand. That's the promise. A beautiful promise. The question is, will you let Him be the shepherd of your life? To whom then do we go for our needs? Kanino ba tayo pupunta kapag meron tayong kailangan? Kagaya ng mga tupa, nandiyan ang shepherd nila. Nagpapantay, nagpo-provide, nag-aaruga. When in trouble, I'm sure madami nanonood ngayon, in trouble kayo. Marami kayong problema sa buhay, kung ano man yan, maring iba, broken relationship. Yung iba may nakagalit. Yung iba, finances. Yung iba, may problema sa nararamdaman sa katawan. May sakit. Yung iba, malubha. Yung iba, namumblema dahil sa sitwasyon niya sa trabaho niya. Yung iba na problema sa problema niya sa anak niya. Madaming trouble. Ang tanong, to whom do we run? Kanina tayo tatakbo? Alam niyo, yung mga sheep na binanggit natin kanina, marami rin silang problema. Pero nakakakain sila, nakakahiga-higa sila, nakakahilata sila dahil may provider, dahil may protector. Yun po yung good shepherd. Tayo rin may good shepherd din. Have we entrusted our lives to the care of the Good Shepherd? Pwede pong mangyari yun sa umaga na to. We'll never go wrong po when we turn to our Good Shepherd who will never fail us. The sheep hears the shepherd's voice and follows. Ang tanong, are we listening? Pasensya na po kung makulit ako. Are we listening to the shepherd's voice and following where He leads? Ulitin ko lang po. Take the following subject to determine whether you are a sheep following the Good Shepherd. Now, gamitin niyo po ito. I-check niyo po yung sarili niyo. Kung ikaw ay tupa ng Good Shepherd na si Jesus Cristo. Number one, ulitin ko lang po, the ear test. Do you listen to the shepherd's voice? Pag magbabasa ka ba ng Biblia, nararamdaman mo ba siya? Naiintindihan mo ba yung sinasabi? Kapag nakikinig ka sa mga preaching na kagaya nito, naiintindihan mo ba na ipaparating ba namin kung gaano ka kamahal ng Diyos? Kapag ka umaatin ka sa church, nararamdaman mo ba? Pag nag-worship ka, nararamdaman mo ba siya? Kung oo, importante sundin mo yung foot test. Lumakad ka. Gamitin mo ang paa mo, gumalaw ka. Now make your first bold step, lumapit ka sa trono ng Panginoon. No, ano yung foot test? Do you follow the shepherd's voice? Alam mo na, narinig mo na, kilala mo na. So, follow the shepherd's voice. Isa dito, magbasa ka ng Biblia. Isa dito, maaaring matend ka ng Bible study. Isa dito, maaaring matend ka ng church. Pero higit sa lahat, bago magawin lahat ng yan, as you follow Him, accept Him. As you listen to His voice and as you follow Him, accept Him as your personal Lord and Savior.
He'll never go wrong. Our God, Jesus Christ, is the Lord, is the best shepherd, is the greatest shepherd. Just follow him. Listen to his voice. Make the first bold step. And you'll never go wrong. Kung ikaw po ay nag-agree sa sinasabi ko, I would like to lead you in a prayer kung saan pwede mo siyang tanggapin bilang Lord and Savior. Pwede kang mapabilang dun sa flock niya, na poprotektahan niya, maproviden niya. He will make sure na pagka umalis ka dun sa kamay niya, sa flock niya, kakariting ka ng kanyang staff, ibabalik ka niya sa fold niya. Mabubuhay ka na magmasaya. Mabubuhay ka ng walang hanggan. Masasagip ka. Higit sa lahat. Maayos ang buhay mo. Gagamitin ka niya para mas marami pang tao na makakilala sa kanya. Kung ikaw yun, sa umaga nito, inaanihan kita na manalangin and accept the Lord as your personal Lord and Savior. Tayo po ay itungo ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Manalangin po tayo sa Panginoon. Let's bow our heads and close our eyes as we pray to God. Hallelujah. Heavenly Father, thank you, Lord, for you are our shepherd. You are the good shepherd. Thank you for leading us. Thank you for protecting us. Thank you for providing for us. And even though, Lord, sometimes we go astray, thank you for bringing us back. Thank you for searching for us. Thank you for looking after us and bringing us back to the fold, Lord God, back to the flock. Thank you, Lord God, for if there's a need for us for our legs to be broken, Lord God, and then for our character to be molded, for our character to be molded. Thank you, Lord, for making sure na as we heal our wounds, Lord God, you will put us, Lord, closely to your heart and make us feel love. And thank you, Lord, as we continue to realize, Lord, yung need namin sa'yo. We just want to go to you in all humility and ask for forgiveness. Lord, there are things in our lives that we said, we thought of, and we did, Lord God, that is not pleasing your sight. Lord, alam niyo po yung mga puso ng mga bawat taong nakikinig at nanonood ngayon. Makapangyarihan po kayo, batid niyo po yung kanila mga problema, yung mga nagawang kasalanan. We just want to ask for forgiveness, Lord God. We want to turn away from our sins, Lord God, from our wicked ways. And seek your righteousness, Lord God. Lord, this morning, we want to accept you as our Lord and Savior. And for those of us, Lord God, who are already believers and Christians, we just want to rededicate our lives to you this morning. And make you our shepherd again, the good shepherd. Thank you, Lord God. Thank you for your forgiveness. Thank you for your love. Thank you for provision. Thank you, Lord God, for bringing us back into your fold. Thank you for being our good shepherd. In Jesus' name, amen and amen. I want also to bless you, no, sa umaga na to. Let's raise our hands to God and close our eyes and bow our heads again and receive your blessings of the Lord. Hallelujah. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. By the greatness of the Father, through the love of the Son, and by the infinite power of the Holy Spirit, you are all blessed. Amen and amen and amen. Kung yung sa ear test po
na binanggit kanina, do we listen sa voice ng shepherd natin. If you want to listen more sa voice ng shepherd, we invite you po na umaten sa kahit anong Church of the Nazarene sa buong mundo. There are 2 to 3 million members of Church of the Nazarene sa buong mundo po. From Philippines to LA to Europe to Asia to Africa, wherever, Middle East, marami pong Church of the Nazarene. Particularly po, kung nandito kayo sa California, meron pong Church of the Nazarene sa Covina, meron pong Church of the Nazarene sa North Hollywood. Kami po, kung hinahanap nyo ay Filipino congregation, andyan po kami sa Los Angeles First Church of the Nazarene. Kami, ito po yung unang simbahan ng Church of the Nazarene, 125 years old na, located po sa 3401 West Street, West 3rd Street, Los Angeles, California. So, pagka po normal na lahat, ini-invite namin kayo na join our congregation po. And every Wednesday, 7 p.m., meron po kami live stream, midweek service. Every Sunday naman po, 10 a.m., Sunday worship service. And then 11 o'clock po, meron naman pong Zoom Bible study. If you wanna join us, feel free. Pwede namin isend sa inyo yung link. And yeah, that's it. And for Spirit of Family and Fun po, gusto po namin sanang i-shout out for Spirit and Fun, of Family and Fun. Gusto naming batiin yung mga nanonood sa amin, nakikinig sa amin. So kung meron po kayong, kung gusto niyo pong batiin namin kayo or i-shout out, eh, para po meron tayong connection. Isulat niyo lang po yung pangalan niyo, sabihin niyo kung gusto niyo magpa-shout out, and then we shout out your name next Wednesday. Pero for today, we wanna shout out to Manny, to Hansel, to Norbert, to Elvi, Fedumuk, Minda, Bong, Girlie, Rave, and Femeranan. Shout out sa inyo pong lahat. God bless you. Thank you for watching. Thank you for listening. And may the Lord bless you. Happy weekend. Maraming salamat po. God bless you. See you again on Wednesday. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless you po.